Noon lang December 22, iniulat ng Department of Health na nasa 0.9% lang ang positivity rate ng bansa base sa mga nagpa-test noong December 20. Pero makalipas ang isang linggo, biglang sipa sa 4.5% ang positivity rate sa bansa. Ibig sabihin, mula sa isa, halos lima na sa bawat 100 nagpapatest sa COVID ang nagpo-positibo. Bagamat mas mababa pa rin ito sa benchmark ng World Health Organization of 5%, iginiit ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na ngayon lang din nakita na ganito kabilis tumaas ang positivity rate. Definitely, throughout this pandemic, hindi natin nakita yung gantong kabilis na pagtaas, no? From 0.9%, biglang naging 4.5%. Although, one could also argue na talaga kasing mababa yung ating mga numbers na nakikita, no, in the past few weeks. Kaya kung meron mga increase, talaga mas pronounced. Dagdag ni Guido, dahil sa pagtaas ng positivity rate, hindi imposible na makatala ulit ng 1,000 bagong kaso ng sakit sa mga susunod na araw. Ayon kay health spokesperson Maria Rosario Vergere, inaasahan talagang tataas ang bilang ng mga kaso ngayon dahil sa mas mataas ng mobility ng tao at hindi pagsunod ng ilan sa minimum public health standards ngayong holiday season. Pero sa ngayon, hindi pa rin matiyak kung ang pagtaas ng kaso ay dahil sa mas nakakahawang Omicron variant. Nananatiling 4 ang kumpirmadong kaso ng COVID bunsod ng Omicron variant sa Pilipinas. Natuntun na ng DOH ang nasa 22 close contacts ng 4 na kaso ng Omicron. Kabilang na rin dito ang kanyang asawa na nagpositibo rin sa COVID. Kasalukuyang vine-verify ng DOH ang test results ng mga close contact. Kung ang mga data analyst ang tatanungin, hindi rin imposibleng may kinalaman ng mas nakakahawang variant, lalo't nangyari na rin ito noon sa Delta variant. Hindi natin sasabing sigurado tayo. Sinasabi natin, andyan yung possibility na Omicron. And ganito rin naman nangyari sa atin, pumasok yung Delta. This is possible na kung ganito kabilis yung pagdami ng kaso, it looks possible but na baka nakapasok ng Omicron sa borders natin. Mm-hmm. Ang personal take ko dyan, walang masama kung i-assume na natin na nandyan na talagang Omicron at kumakalat. Dahil it's better to be safe than sorry, di ba? So if we assume that it's already driven by Omicron, talagang mas mag-iingat tayo at mas maiiwasan natin yung posibilidad na magkaroon ulit ng surge. Aminado ang palasyo, nakatutok sila sa tumataas na datos. Of course, nababahala kami. Nababahala ang IATF, nababahala si Pangulo, nababahala ang bumpwersa ng Malacanang at dapat ang taong bayan din po. At bagamat hindi pa alam kung ano ang magiging alert level ng iba-ibang lugar sa bansa sa Enero, sinabi ni Nograles na pwede pa rin itong agad na baguhin kung makitang tumaas talaga ang bilang ng mga magkakasakit. Rafael Bosano, ABS-CBN News.